Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Kapag tayo po ba ay nagbibigay po ba tayo ng mula sa puso? Ngayon po ay Monday ng 34th na linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang naguhulog na mga handog sa kahong lalagyan ng mga ito sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 kusing. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng dukhang babaeng iyon ay higit sa inihandog nilang lahat, sapagkat ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila, ngunit ang ibinigay ng biyuda ay ang buo niyang kabuhayan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, pinuri ni Jesus ang pagbibigay ng isang mahirap na biyuda sa kadahilan ng siya ay nagbibigay ng mula sa puso. Wala pong kalakip na tali ang kanyang pagbibigay. Hindi po ito nagmumula sa sobra ng kanyang pera. Ito po ang kanyang buong kabuhayan. Inaanyayahan tayo ng mabuting balita na tingnan din ang ating mga sarili, hindi lamang sa ating pagbibigay ng offering o contribution sa ating mga simbahan. Inaanyayahan din tayong pagnilayan ang ating motibo sa pagbibigay sa mga mahihirap o sa sino mang nangangailangan. Ang mainam na pagbibigay ay ang pagbibigay ng mula sa puso. Hindi po mahalaga kung magkano ang amount o ang halaga ng ating ibinibigay. Ang mahalaga, ito ay nagmula sa puso. Dahil ayon po kay San Pablo sa kanyang 2 sulat sa mga taga-Korento, chapter 9 verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sa mabuting balita, hindi lamang po ang dukhang babae ang nagbibigay. Maraming mayaman ang nagbibigay din. Ngunit para kay Jesus, ang ibinigay ng dukhang babae ay masigit pa sa ibinigay ng ninuman. Dahil ang kanyang pagbibigay ay dalisay at walang bahid ng anumang lihim na motibo. At anumang ibinibigay nating mula sa puso ay bumabalik sa atin ng daan-daang beses. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 6 verse 38, sinabi po ng Panginoong Jesus, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang ibinigay ng mahirap na biyuda sa mabuting balita ay kaunti lamang para sa ibang tao. Ngunit para sa dukhang babae, ito na ang kanyang buong kabuhayan. Kaya mayroon itong kalakip na dakilang pag-ibig at pagsasakripisyo. At mayroon pong kasabihan, it is easy to give from our abundance, but true giving requires sacrifice. Kaya muli, sa ating pagbibigay, nagbibigay po ba tayo ng mula sa puso? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.